Magandang araw mga ginigiliw kong mag-aaral ng Camiling East Central Elementary School na nasa ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang pamhipapawid sa Filipino 3. Ako po ang inyong teacher broadcaster, ginang Jennifer Makay, at kayo'y aking sasamahan at gagabayan sa most essential learning competency na nasisipi ng wasto at maayos ang mga liham. Mga bata, kayo ay aking inaanyayahan na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagsagot ng tama sa mga tanong na sa tulong ng inyong mga magulang at nakakatandang kapatid. Siguraduhin nating kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating talakayan. Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganun. Kailangan kayo ay maging busog upang maging alerto, hindi lang ang ating katawan kundi pati na rin ang ating kaisipan upang lalo nating maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung ganun, atin ang simulan ang ating aralin. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga kagamitan, ihanda ang inyong lapis, papel, at las para sa ating leksyong nasisipin ng wasto at maayos ang mga liham. Bago ko simulan ang ating aralin sa umagang ito, ay nais ko munang ipaalala sa inyo na ang inyong nakaraang leksyon. Or gusto ko munang ipaalala sa inyo ang inyong nakaraang leksyon. So ang inyong tinalakay ay naibibigay ang mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing kaisipan ng tekstong binasa. Natatandaan nyo pa ba ang mga ito? Mabuti naman mga bata, ako'y natutuwa at natatandaan pa ninyo ang mga ito. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong aralin. Iunat natin ang ating mga katawan, kamay, paa, at tayo'y tumawa. Dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid ko na ang bago nating aralin. Game na? Ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa pagsipin ng wasto at maayos na liham. Bago tayo magsimula ay tatanungin ko muna kayo. Nakakita na ba kayo ng isang liham? Ano ang nilalaman ng liham na inyong nabasa o nakita? Makinig ng mabuti at unawain ang susing konsepto ng ating aralin. Ang isang liham ay ginagamit upang maipaalam ang saloobin ng ibang tao. Ito ay isang mensahe o pahayag na naglalaman ng balita, impormasyon o nararamdaman ng nagpadala sa tumanggap o tumatanggap na nasa ibang lugar. Ito ang isang halimbawa ng liham. So, mayroon tayong pamuhatan. Kung makikita nyo dyan sa ating glass, may pamuhatan. So, halimbawa nito ay 71 JP Rizal Street, Haro, Iloilo City, Enero 12 or Enero 22, 2019. Ito naman ay bating panimula. So, halimbawa nito ay mahal kong Erica. Tapos may koma. So, ito naman ang katawan ng liham. Magandang araw sa iyo, Erica.
Nais sana kitang batiin ng maligayang kaarawan. Natanggap mo ba ang regalo ko sa iyo? Sana ay nagustuhan mo. Nasasabik na akong makita kang muli sa pag-uwi namin sa susunod na buwan. Mag-iingat ka palagi. Ayan, so yan yung halimbawa ng liham or katawan ng liham. At meron naman tayong bating pangwakas. So, halimbawa nito ay ang iyong kaibigan, koma, tapos Rico. So yung pangalan ng sumulat. At ang lagda. Or yan yung tinatawag nating lagda, yung Rico. So sa ito yung tamang paraan sa pagsulat sa bawat bahagi ng liham. So pamuhatan, yan yung nakasaad ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailan isinulat ang liham. So makikita ito sa taas ng kanang bahagi ng papel. So yun nga yung binasa natin kanina. So yung bating panimula naman, sa bahagi ito makikita yung mga salitang pagbati ng sumulat sa sinulatan. So nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit. Sinusulat naman ito sa kaliwang bahagi ng papel pagkatapos ng pamuhatan. Yung katawan ng liham naman, dyan naman nakasaad yung mensahe ng sulat. So ito ay sinusulat sa anyong talata. Nakapasok sa palugit ang unang linya ng talata nito. Sa bating pangwakas naman, nakasaad ang pagpapaalam ng sumulat sa sinulatan. So nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit. So last ay ang lagda. Sa bahaging ito naman, isinusulat ang pangalan ng sumulat. So nagsisimula ito sa malaking titik at isinusulat sa ilalim ng bating pangwakas. Ayan mga bata, naintindihan ba ninyo ang aking paliwanag? Ngayon, kunin ninyo ang inyong las at ito ay matatagpuan sa pahina 2 at sasagutan natin ang pagsasanay 1. So narito ang panuto. Pansinin ang liham na binasa at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa papel. Kompleto ba ang bahagi ng liham? Oo o hindi? Anong bantas ang ginagamit sa pagtatapos ng bawat pangungusap sa liham? A. Kuwit. B. Tuldok. Pangatlo, anong bantas naman ang ginamit sa bating panimula at pangwakas? A. Kuwit. B. Tuldok. Pang-apat, anong napansin mo sa pagkakasulat ng unang salita sa bawat pangungusap ng katawan ng liham? A. Nagsisimula sa malaking titik ang bawat unang salita sa mga pangungusap. B. Nagsisimula sa maliit na titik ang bawat unang salita sa mga pangungusap. Okay, A or B? Number 5. Saan matatagpuan ang bating pangwakas? A. Sa ibaba ng katawan ng liham. B. Sa itaas ng katawan ng liham. Pang-anim, ano ang mauuna sa pamuhatan? A. Petsa ng pagsulat. B. Tirahan ng sumulat. Okay, so sagutan na natin. Number 1, ang sagot ay oo, kompleto ang bahagi ng liham. Pangalawa, anong bantas ang ginagamit sa pagtatapos ng bawat pangungusap sa liham? Sagot ay tuldok. Pangatlo, ang sagot ay kuwit.
Pang-apat, ang sagot ay letter A. Nagsisimula sa malaking titik ang bawat unang salita sa mga pangungusap. Next, number 5, saan matatagpuan ang bating pangwakas? Ito ay sa ibaba ng katawan ng liham, letter A. At pang-anim, ano ang mauuna sa pamuhatan? Letter B, tirahan ng sumulat. Tama ba ang inyong naging kasagutan? Sino sa inyo ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot? Magaling mga bata! Ngayon, ating sagutan naman ang pagsasanay 2. Pero gawin nyo yan sa inyong bakanting oras. Okay, so umaasa ako na tama lahat ang inyong isasagot. Isumite ang inyong natapos na gawain sa inyong sa akin. So kung may iba pa kayong mga katanungan, maaari nyo akong i-chat sa ating group chat. Lubos ko kayong binabati mga bata sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Naway marami kayong natutunan at maisa puso ninyo ang lahat ng ating mga tinalakay. Isa na namang bagong leksyon ang inyong natutunan mga bata. Panalangin ko sa anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, Jennifer N. Macay, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli nating talakayan. Keep safe!